So, eto na mga kaibon, isa na namang imported pure line mula sa BioResearch BioPigeons ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay walang iba kundi ang Trenton Pigeon na sinasabing isa sa pinakamagaling pagdating sa long distance races. At dahil nga sa husay ng mga ibon na to, ay may nagtatagpa o nagtayo ng grupo upang mapanatili at maipromote ang linyadang ito. Pero syempre, shoutout muna tayo kay Calex Lo ng Palawan at kay Jeremy Dombriguez ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Syempre, shoutout rin kay Francisco Lo, Tracing Pigeon, at kay Irsa Blan dahil sila ang nagsuggest na Trento naman ang pag-usapan natin ngayon. So tara, panoorin natin to. Magandang araw mga kaibon, ito ang Racing Pigeon Series featuring BioResearch BioPigeons. Mga kaibon, natuklasan nga natin sa BioResearch BioPigeons na mayroong humigit kumulang na 10,000 kalapati na ang Trenton Pigeons ay ang tanging linyada sa mundo na dinevelop para iwasan o maiwasan ang mga flying predators tulad ng agila at ng lawin. Pero bago yan, wag po nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Ito ngang Trenton Lines ay dinevelop mula sa iba't ibang breed at linyada ng kalapati sa loob ng ilang dekada para magkaroon ng abilidad upang maiwasan at maisahan ang mga agila. Nagawa nga nilang i-develop ito dahil sa paulit-ulit na pinapalipad nila ito sa teritoryo o yung tinitirahan ng mga agila at lawin. Ang mga mahihinang ibon nga ay nakakain ng agila at ang mga pinakamatatalino, pinakamabibilis at ang mga makakaiwas sa bagsik ng agila ang siyang tinitira sa loft. Paulit-ulit lang nila itong ginagawa sa loob na maraming taon para masiguro na ang tanging matitira ay ang pinakamaabilidad at masiguro na ang mga susunod na henerasyon ay mas magaling pa kaysa sa mga nauna. Nag-evolve nga sila ng mas maliit kaysa sa ordinaryong pangarera at mas apple shape kumpara sa iba. Hinahagis din nila ito para masiguro ang magaling nitong homing instinct. Minsan ngang nasabi ng sikat na si Pete DeWitt na ang Trenton Lines ay ang best o ang pinakamagaling sa mundo pagdating sa long distance, na ang linyadang ito ay walang bilis pagdating sa malalapit na karera, pero ang pinakamagagaling pagdating sa long hard races. Ngunit paano nga ba nagsimula ang Trenton strain? Ito nga ay pinasimulan ni Conrad A. Marr. Nagsimula siyang nagpalipad ng homing pigeons noong 1886. Ang una niyang club ay isang family club o itinayo niya mismo at ng ilan sa kanyang mga schoolmates. Isa nga sa kanyang schoolmates ay may pinsan na si Mr. Band na nag-aalaga din ng homing pigeons na paalis na sa kanilang lugar. Kung saan ito ngang si Mr. Band ay tinulungan nilang maglipat ng loft at bilang kabayaran ay binigyan siya nito ng ilang kalapati kasama na si 137 Trenton mula sa imported pair ng Gus Offerman strain. Kung saan ang magpares na ito ay parehong nagbigay ng karangalan kay Offerman noong 1881, nag-first at nag-second nga ito sa isang national race sa distansyang 550 miles sa pinaka-prestigyosong karera sa Europe noong panahon na iyon. Ang ibon naman itong si Offerman ay cross sa mga ibon ng isang Irish flyer na nagngangalang McClusian, na may mga ibon naman ni Henry Soffel. Ang strain naman itong si Henry Soffel ay mula kay Baron Ulen na sinasabing kauna-unahang nakapag-breed ng reliable racing pigeons mula sa iba't ibang klase ng kalapate, mula sa Liege, Antwerp, Brussels at marami pang iba. Ang McClusian birds ay mula sa tinatawag na sheep birds, kung saan itong ang ship birds ay ginagamit ng mga kapitan ng barko para magbigay ng mensahe sa kanilang pagdaong sa pantalan. Ang ship birds naman ay mula sa pagcross ng breed ng Antwerp at Dragoon na dinevelop naman ng mga Dutch fishermen. Itong ang Dragoon at Antwerp ay ilan lang sa sinasabing pinagmulan ng racing pigeons. Isa pa nga sa napag-alaman din natin na ang tinatawag na Philadelphia Blacks o ang Black Diamond strain ay cross sa Trenton. 1889 nang si Conrad
ay nagpares ng ibon mula kay Mr. Barrett na related sa mga 500-mile daybird o 800-kilometer daybird nito. Isa rin sa linyadang makikita sa loft ni Conrad ay ang pinakamalalapit sa linyada ni Marcia na sinasabing greatest producing hen that ever lived. Ito naman ay nabili niya kay John Cadu sa New York. 1894 naman ang ibenta ni Mr. Ganai Rantz mula sa New Jersey ang lahat ng ibon niya kay Conrad. Kasama na dyan sina Noah at Thunder na kapatid mismo ni 137 Trenton at isang hen na tinatawag ngang Bright Eye na ipinares naman kay 137 Trenton na nagproduce ng mahigit sa 25 500-mile o 800-kilometer daybirds. Ito ngang si Bright Eye ay pamangkin mismo ni 137 Trenton. Marami nga nung panahon na iyon ang sumikat gamit ang Trenton bloodlines. Kasama na dyan sina C.W. Oting, Dr. Schilling, H. Beaches, A. Nemacek, J. Shepard, J. Howard, T. Rival, C. Hav, T. Hickey, D. Flynn at maraming pang iba. Ang Trenton strain ay nagproduce ng maraming first outstanding daybird sa distansyang 500, 600, 700 miles o 800 to 1,100 kilometers. Ang Indiana Trentons mula 1905 ay regular na pinapalipad sa 1,000 miles o 1,600 kilometers. Sa Pittsburgh, Philadelphia area, ang Harry Elston strain na sinasabing mula sa Trenton bloodlines ay pinapalipad hanggang 1,300 miles o 200 kilometers. Dahil nga sa husay nitong Trenton ay may nagtatag ng samahan na tinatawag na American Trenton Breeders, 2-3 dekada na ang nakakaraan, na ang layunin ay ipromote at mapanatili ang Trenton strain. Noong itinatag nga nila ito ay kakaunti na lang ang meron ng linyadang ito at halos maubos na rin ito. Sa ngayon nga ay mayroon na ring ilang daang miyembro ang samahang ito na may Trenton bloodlines at ang iba naman ay puro Trenton lang ang inaalagaan. Ang Trenton nga ay sinasabing one of the greatest strain of pigeons in America. At ayon nga sa pigeon history noong panahon ng early 19th century ay walang tumalo rito bilang pinakamaraming na ipanalong karera at ito nga ay tumagal ng humigit kumulang sa 25 taon. Sinasabi rin na sa panahon na iyon ang Trenton ang may pinakamaraming world record sa distansyang 1,000 miles o higit pa at kahit pagsamasamahin pa ang ibang strain ng racing pigeon. At yan nga ang kwento ng Trenton pigeon. Pero bago natin tapusin ang video na to, silipin muna natin yung ilan sa mga Trenton pigeon na makikita dyan sa BioResearch BioPigeons. At yan nga ang ilan sa mga Trenton Pigeon na makikita dyan sa BioResearch BioPigeons. For details, you may contact Sir Allen Lee para sa detalye ng ibon. At yan ang contact number nila. So hanggang sa muli mga kaibon, maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta. Ito ang Tuklas Ibon PH, maraming salamat. We'll be right back.